Hello. Magandang umaga po muli, mga kapatid. Ito po ang yung kapatid, Brother Rudy. Ngayon po ay dadako tayo sa isang mahalagang bahagi na ating pamumuhay. Ito po ay ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay ang sex ba ay blessing o sumpa o curse, no? So tingnan po natin ang mga kadahilanan bakit nagiging sumpa ito at tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa sex, ano. Ngayon po ay kung mapapansin natin sa ating pamumuhay, pamamalagi sa sanlibutan ito ay napakarami na po mga pangyayari ang nangyari na ganap na ang sex ay nagiging dahilan ng isang kamatayan ng isang babae o nagiging dahilan ng isang krimen. Kaya ang sex po ay hindi natin pwede natin sabihin na ito ay isang sumpa dahil kapag ginawa ng hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon ay nagdudulot ito ng kapahamakan sa isa, no? Kaya po pag-aaralan po natin mabuti kung paano natin ito makokontrol sa ating sarili sapagkat sinasabi ng Biblia na ang sex ay inimbento ng ating Panginoon para sa maging kasama ng ating Panginoon para sa paglalang, no? Para sa pagpaparami. Ngunit kailangan lang ay nasa tamang lugar o nasa tamang pamamaraan o hindi kailangan na tayo ay magkaroon ng relasyon sa iba na hindi naman natin ito kasama sa buhay. Kaya nga, ano sinasabi ng Biblia tungkol sa sex ng isang babae na hindi pa naman ito kasama sa pag-aasawa? Bakit inimbento ng Panginoon ang sex na ang sex gayong nagdudulot naman ito ng kapahamakan sa karamihan? Pero aalamin natin 'to, mga sagot sa mga katanungan 'yan. Unang-una ay kailangan ang sex ay inimbento ng ating Panginoon para sa mag-asawa, para sa kabutihan nilang mag-asawa at para sa kasiyahan ng kanilang pagsasama. At ito po ay ginamit ng ating Panginoon para magkaroon o lumago ang populasyon dito sa sanlibutan sapagkat nang una ay wala pang mamamayan dito sa sanlibutan kundi ang dalawang mag-asawa lang na si Eva at si Adan. Kaya nga ginamit ng Panginoon ang tao upang makalata ng lupa ng mga tao. Ginamit niya ito. At ang unsex po o ang pakikipagniig sa ating ay isang bahagi ng isang plano ng ating Panginoon na magkaroon at magkaroon ng mga nilalang at nilikha dito sa lupa, no? Sa pagpaparami. Kaya nga kapag wala sa tamang panahon o tamang relasyon ang pagkakaroon po ng ugnayan sa iba ay nagiging sumpa ito sapagkat ang unsex po ay ipinagkaloob sa mag-asawa lang. So hindi po kailangan na tayo ay makipag-sex sa hindi natin kasama sa buhay. Ngayon po, ano ba ang nagiging dahilan ng kalungkutan ng mga magulang sa pakikipag-sex natin sa iba na wala labas sa pag-aasawa? Ano? Unang-una ay sinisira natin ang ating respeto sa ating katawan. Tingnan po natin itong mga talatang ito sa Korinto, sa 1 Korinto 6:18. Binabanggit po doon na ang pakikipag-sex po sa iba or pakikipagrelasyon sa hindi mo naman asawa ay ito ay kasalanan sa ating katawan, no? At nawawalan tayo ng respeto sa ating katawan at ang kahalagahan ng ating katawan ay parang nagiging basura na lang sa atin. Kung saan-saan na lang tayo,
ano, humihilig kung saan saan lang, kaya parang wala nang halaga ang buhay natin, no? Kapag tayo ay nalulung sa ganitong bisyo o nagkaroon tayo ng pakikipagrelasyon sa hindi naman natin kasama sa buhay, no, hindi pa natin asawa. Kaya kailangan, nakakasira din po ito sa relasyon natin sa ating mga magulang, no? Kaya ang pagkakaroon po ng relasyon sa iba, lalo na kung ikaw ay dalaga o binata, ay nagiging dahilan ng kalungkutan ng ating pamilya. At gayon din, ang Panginoon ay nalulungkot sa mga nangyayari sa ating buhay. Ngayon, kailangan natin na mapaglabanan o alamin muna natin ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng relasyon sa hindi naman natin asawa. Una po ay ang mga babae o ang kadalagahan ay nagkakaroon ng pagkikipag-ugnayan sa kanyang, excuse me, pagkikipag-ugnayan sa lalaki dahilan sa kanyang ambisyon o sa kanyang nais na magkaroon ng kasama o kabarkada, no? At ito po ay nagiging dahilan para siya ay mapahamak sa mga bagay na ito na kanyang nagugustuhan. O sa mga babae o sa mga batang lalaki, ito po ay nagiging dahilan kung minsan ng pagpapakamatay, lalo na kung hindi siya nagugustuhan ng kanyang naiibigan, ay naiisip niya na hindi maganda. At ito po, basahin po natin ang Genesis 24, chapter 24, at doon po makikita natin ang kasaysayan kung paano natin kung paano nagiging dahilan ng mga ganitong sitwasyon ang pagkakaroon ng relasyon sa iba na labas sa pag-aasawa. Ngayon, ang pakikipid ay nagkakaroon ng dahilan upang ang ating mga kabataan ay malulong sa ganitong karanasan. Pansinin natin sa aklat ng Samuel, 2 Samuel, chapter 13, verse 1 hanggang 29, ang istorya ni Amon at ni Tamar, no? Ipinakita dito ng kasaysayan kung paano nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari at kung paano ang mga bagay na dapat na mangyari. Nagiging pagkakaroon ng pagkagalit, pagkakaroon ng kalungkutan ng mga magulang, at ang pag-ibig sa ating mga kabataan. Kaya kung ating tunghayan po natin ang kasaysayan ito sa aklat ni Samuel po sa chapter 13, 1 to 29. Kaya doon natin titingnan, makikita natin na ang kasaysayan sa kabataan nito. At dito po ay ang kailangan po sa atin mga kababaihan ay maging maingat. Maging maingat po, bantayan po natin ang ating sarili sa pagkakaroon ng relasyon sa hindi naman natin asawa o hindi natin naiibigan, no? At para meron po mga paraan para makontrol natin ang ating pong sarili. Unang-una, kailangan po ay ang ating emosyon ay ihayag natin sa araw-araw sa paglapit sa Panginoon. Araw-araw ay meron tayong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng pagbabasa ng Biblia. Dito po sa ganitong pamamaraan ay malilibang yung ating sarili sa pagtuklas, sa pagbabasa ng Biblia araw-araw, at doon po ay at magkaroon din tayo ng panahon na isang solemneng pagdadasal sa ating Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So, yan po ating dapat na gawin upang tayo ay makontrol natin yung ating sarili laban sa mga nakikita natin sa ating paligid, lalo na nakaka-attract sa atin. At ang susunod po, kailangan na mag-exercise,
Exercise po tayo. Kailangan yung ating kaisipan ay nakatutok sa isang bagay na mabuti at ang makokontrol po natin ang ating damdamin, ang ating pong isipan sa ating pong nakikita at nababasa. Ano po? Kaya ang kailangan, ang tanong dito ay paano nagiging attractive ang isang babae? No? Tingnan po natin sa Genesis 24. Unang-una, siya po ay napakaganda. Ano po? Attractive po yan. Dahil napakaganda niya sa talatang 16 po yan, ng 24 ng Genesis. At siya ay birhen na birhen, no? Wala pang kamuangan. Kaya yun po ay isang attractive sa mga nakapaligid sa kanya. Siya po ay masipag. Siya po ay mapag-alala. Sa talatang 1 hanggang 19. Ano po? At siya po ay laging nananatili sa tahanan. Hindi siya layas. Hindi siya kung saan-saan nagpupunta. Ayun po ay nakaka-attract po na napakabuti naman ng babaeng ito pagka nakikita siya, no? Na lagi na lang siyang nasa sa tahanan at hindi nagiging pasabay kung saan-saan, no? Kaya nga kailangan ay makipag isang paraan pa para tayo ay makontrol natin. Kailangan tayo ay makipag asawa sa kapananampalataya natin, no? Hindi po ito magdudulot ng kaguluhan sa atin kapag ang atin pong kasama sa buhay ay kapananampalataya, no? At sa ating mga kabataang babae, kailangan po ay makita sa atin yung kadalisayan ng ating pagiging babae, no po? Kasi madalas po minsan ay nagiging pabaya tayo, no? Hindi tayo maingat, kaya minsan nagiging dahilan para ang mga nakakikita ay magumawa ng hindi mabuti. At ito ay nagiging dahilan para siya ay mapahamak. Kailangan sa isang dalaga ay mayroong paninindigan sa sarili, no? Kailangan mayroon siyang paninindigan sa 1 Korinto 19 at 20. Sa talatang 19 at 20. Ano po? At dito po, mapansinin natin na ang ating buhay o ating katawan ay binili na yan ng ating Panginoon sa halaga. Halaga ng dugo ng ating Panginoon. Kaya kailangan pahalagahan po natin ang ating sarili. Magkaroon po tayo ng pagpapahalaga sapagkat ito pong ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kailangan po pag-ingatan po natin, lalong-lalo na po sa mga bagay na ating tinatanggap. Pahalagahan po natin ang templong ito ng Panginoon na kung saan dito nananahan ang banal na Espiritu. Paano po mananahan ang banal na Espiritu kung ang ating mga gawa ay hindi siyang ayon sa kanyang kalooban? Kaya kailangan po mga kapatid, ingatan po natin ang templong ito sapagkat ang templong ito ay pag-aari ng Panginoon. Tayo ay binili sa halaga ng ating Panginoon, sa halaga ng dugo na hindi po matin matatawaran kung gaano kalaking halaga ang pagkabili sa atin ng ating Panginoon. Nagdulot po ito ng kanyang kamatayan at sakripisyo doon sa krus. Kaya pag-ingatan po natin ang ating katawan, ang ating pong pag-iisip, ang buong katawan po natin sapagkat ang ating pong pakikipag-relasyon natin sa Diyos ay napakahalaga. Pag-ingatan po natin. Kaya kailangan po ay mag-glorify natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Kaya kung hindi tayo magiging pabaya, ay maluluwalhati ang Panginoon sa ating mabuting kalagayan. Kaya po patuloy nating harapin ang ating buhay na masaya at maligaya. Binigyan po ng Panginoon ng paalala ang ating mga kabataan, ang ating po mga kalalakihan at mga kadalagahan na ang sinasabi, kapag ang ating pakikiugnayan o pakikiapit sa hindi natin asawa, ito po ay nagdudulot ng pagkakasala.
No, nagkakasala po tayo sa ating katawan. Ito po ay nasa 1 Corinto 6:18 po. Basahin po natin 'yon. At ang pakikiapid ay nakakalungkot ang talatang ito na kung iisipin natin, no? Ang sabi, yung mahilig makiapid ay hindi magmamana ng kaharian ng langit, no? Napakasakit po marinig nga kung tayo ay nakikiapid, no? Hindi pa naman natin asawa, tapos patuloy pa rin tayong gumagawa ng hindi maganda, hindi sangayon sa kalooban natin Panginoon. Ang sabi rito sa 1 Corinto chapter 6 talatang 9 at 10 ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, no? Makalungkot po kapag tayo ay malalaman natin na inaasam-asam natin na tayo makakarating doon sa langit, pero dahilan pala sa ating mga pakikipagrelasyon sa hindi pa naman natin kailangan gamitin ang pakikipagrelasyon sapagkat tayo yung mga wala pang asawa, pakikipagkaibigan na lang muna. Wag na natin gamitin ang pakikipagrelasyon sa hindi naman natin asawa pa, no? Dahil binabanggit sa talata na hindi tayo magmamana ng kaharian ng langit kahit na tayo araw-araw nandiyan sa simbahan, pero paglabas naman natin ng simbahan ay nandun yung ating mga ginagawa na hindi angkop sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, nakakalungkot ang mga talatang ito na hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun po yung masusumpungan natin sa chapter 6 verse 9 and 10. Ano po? Para maiwasan natin ay huwag tayong mga kababaihan, huwag tayong padampi o pahawak sa mga kalalakihan. Ano, para maiwasan natin ito. Yun po ay nasa chapter 7 verse 1. Ano, kailangan po kung tayo ay magkakaroon ng relasyon ay ito po ay asawa na natin. Ano, hindi po nakitin kailangan na habang tayo ay nagdadalaga o nagbibinata ay nakikipagrelasyon tayo, nakikipag-sex na tayo, pero hindi po dapat 'yon. Dahil po ayaw ng Panginoon ng mga bagay na 'yon sapagkat nilikha ng Panginoon ang pakikipag-ugnayan sa isang relasyon sa mag-asawa lamang. So hindi po angkop sa mga binata at dalaga na magkaroon ng relasyon gayong hindi pa naman sila mag-asawa. Kaya pag-ingatan natin mga kapatid ang ating kalagayan bilang mananampalataya, panatilihin din natin ang ating pagiging dalisay sa mata ng ating Panginoon. Ngayon, kung tayo po ay sabihin natin na tayo ay nagkaroon na ng relasyon, subalit hindi pa naman natin ito nagagawa, ibig sabihin hindi pa natin asawa, pero nagkaroon na tayo ng relasyon, anong dapat natin gawin? I-surrender natin sa Panginoon, ikumpisal natin sa Panginoon at magkaroon tayo ng panibagong umpisa sa ating buhay. Huwag na nating hintayin na dumating pa yung pagkakataon na haharap tayo sa hukuman na daladala natin ang kasalanan ito na ating nagagawa. Kaya kailangan po sa ating sarili ay magkaroon tayo ng panibagong pagtahak sa hinaharap. Kung tayo po sabihin natin, ay hindi na pala ako makakarating doon sa langit dahil may ginagawa na pala ako. Meron po tayong pag-asa mga kapatid. Hindi po nawawala yung pag-asa natin yun sapagkat hindi pa po nagsasara ang pintuan ng awa. Kaya meron pa po tayong pagkakataon na magbago sa ating naranasan. Putulin na po natin ang pakikipagrelasyon sa hindi natin, ibig sabihin hindi pa naman natin asawa, ay putulin na natin ang relasyon natin yun at magpanibago tayo ng buhay. Kailangan isuko natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan at magsimula tayo ng panibago. At ang panibago ito ay hindi ibig sabihin, hahanap na naman kayo ng ibang karelasyon. Hindi po yun ang sinasabing pagbabago. Kailangan po tumahak tayo sa tamang daan, tamang landas, kung saan ay nagdudulot ito ng kasiyahan sa Panginoon. Magbago tayo ng ating buhay, isuko natin ang ating sarili. At ang Panginoon ay hindi
naman nagbabawal sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya, sapagkat ang sabi ng Panginoon, sino man lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko siya itatanggi. Kaya nga mga kapatid, kailangan baliin na natin, alisin na natin kung ano ang ginagawa nating hindi ayon sa kalooban ng Panginoon upang tayo yun man ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, patuloy na tayo ay lumalapit upang maalaman natin ang ating kalagayan sa ating sarili. Kailangan po natin na ito pong ating pinag-aaralan ay hindi para sa mga dalagang wala pang karelasyon, kundi sa atin pong lahat na tayo man ay meron na naging karelasyon at ito po ay nakita natin na hindi tama, putulin na po natin, alisin na po natin. Makipag-break na tayo o alisin na natin o kaya magpakasal na tayo para tayo ay maging legal yung ating pakikipag-ugnayan sa ating kasama sa buhay. At hindi natin, ngayon ko, hindi naman natin maiiwasan na tayo ay, o hindi naman tayo masaya na magpakasal, ay putulin na po natin ang relasyon at tayo po ay magpanibago ng ating pamumuhay. Ilapit po natin to sa Panginoon sapagkat ang ating pong buhay na ito, ang sabi nga ay pag-ingatan natin sapagkat ang ating katawang ito ay pag-aari ng Panginoon. Ano po? Kaya nga po, ang hinihiling po natin ay ingatan natin ang ating buhay sa pagkakaroon ng pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Alalahanin natin, kapag tayo nakikipagrelasyon sa ating Panginoon, ay ang ating Panginoon ay seloso, mapanibuguin. Kaya ayaw po niya na mayroong ibang minamahal tayo, na ibig sabihin yung minamahal na kagustuhan natin na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Na sapagkat nagiging Diyos-Diyosa natin yung ating sarili. Kapag sinusunod natin yung hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay hindi tayo nakakasunod, hindi tayo nakakarating sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, kailangan natin ay magkaroon tayo ng panalangin lagi at pagbabasa ng ating Biblia. Patuloy tayo sa ating tayo po ay mananalangin, ipanais ko ipanalangin ang mga nakikinig at nagbabasa ng mga talatang ito at na pag-aralan natin mabuti. Kailangan lang natin ay ipresenta natin sa Panginoon sapagkat ang ating buhay ay ang Panginoon lang ang nakakabatid sa ating kalagayan. At basahin po natin ang 1 John 1:9. Ano po? Ngayon po tayo po ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin na nakikinig at nakakakita ng mga talata na kanilang tinutunghayan sa Biblia. Tulungan mo po na maisakabuhayan nila ang mga mensahe na kanilang nakikita at nababasa upang ito'y magbigay kalakasan sa kanila pong pagmamahal sa iyo. Makita nila ang tunay na pag-ibig na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagdinig mo sa aming panalangin. Patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Alisin mo po sa amin ang aming pong mga karumihan upang maging karapat-dapat na lagakan ng iyong mga banal na salita sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.